The tender love of education in SDO Isabela. Technology and livelihood education. Technology and livelihood education. TLE, your choice. Your choice. Your skill. Your skill. Magandang araw. Ito ang EPP, Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. Handa na ba kayo? Maging responsable sa paggamit ng ICT. Be a successful entrepreneur. Paon na rin ang kabuhayan. Pagpaparami ng mga alagang hayo. And that's our lesson for today. The tender love of education in SDO Isabela. EPP TLE. Your choice. Your skill. Isang mapagpalang araw sa inyo mga ginigiliw naming mag-aaral sa ikalimang baitang ng Edukasyong Pantahanan Pangkabuhayan sa EPP-TLE, Your Choice, Your Skill. Masaya ako na makasama kayo sa iba na namang yugto ng pagkatuto. Ako ang inyong lingkod, Rhea Jane Valle Bernardo, at nasasabik na ako sa ating pag-aaral. Kayo ba ay nasasabik na rin? Yay! Dapat kayo ay nasa komportableng lugar ngayon at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta ang inyong gising? Yay! Tiyak na kayo ay may enerhiya ngayon upang mapalawak ang inyong kaalaman sa araw na ito. Dapat nakahanda na ang mga kagamitan sa pag-aaral, module o learning activity sheet, sagutang papel o notebook, at panulat. Sige, humanda na para sa ating aralin. Makinig ng mabuti! Bago tayo dumako sa susunod na leksyon, balikan natin ang ating mga napag-aralan noong nakaraan. Naalala ba ninyo ang ating nakaraang leksyon? Yay! Wow! Sige! Tungkol saan ang ating nakaraang aralin? Mahusay! Tinalakay natin ang pangangalaga sa sariling kasuotan. Maaari nyo ba ang ibigay ang iba't ibang pamamaraan upang mapanatiling malinis ang mga kasuotan? Napakahusay nyo talaga! Ito ay ang mga sumusunod. Pag-alis ng mantsa, paglalaba, pamamalansya, pagsusulsi, pagtatagpi, at pagtutupi. Bakit mahalagang panatilihing malinis ang mga kasuotan? Tama, upang maging kaaya-aya sa paningin ng ibang tao. Nagpapakita ito ng pagiging malinis sa katawan at nagpapaunlad ng buong personalidad. Higit sa lahat, ito ay nagiging daan tungo sa maayos at matiwasay na pamumuhay ng isang tao. At dahil dyan, tiyak kong handang-handa na kayo sa ating bagong paksa ngayong araw. Yay! Pumalakpak nga kayo kung handa na. Bravo! Handang-handa na nga kayo sa ating bagong aralin. Elena, Elena, have you washed your hands already? Oh yes, Karen. Me too. We need to always wash our hands with soap and water to kill germs and bacteria and to keep us away from COVID-19. You're right, Elena. Proper hand washing is a protection against COVID-19. This information is from the Department of Health, Department of Education, and this station.
we are in the new normal, let us practice new things. Observe social and physical distancing at all times. Disinfect our things. Let our temperature be checked. Always wash your hands with soap and water. Use hand sanitizers. Avoid crowded places. And always wear your face mask and face shield. Always remember these things because health is wealth. Let us beat COVID-19. A reminder from the Department of Health, Department of Education, and this station. Mga bata, alam nyo ba ang kasabihan, ang pangangalaga sa ating kasuotan ay nagpapahiwatig ng katauhan? Mainam kapag ganon, dahil sa episode na ito, inaasahang maisasagawa ang wastong paraan ng paglalaba at makikilala ang mga tamang paraan sa pag-aalis ng mga mansa sa damit. Tatalakayin natin ang konseptong kaisipan sa hakbang ng paglalaba at pagtanggal ng mansya sa mga damit. Bilang panimula, sukatin natin ang lawak ng iyong kalaman tungkol sa paglalaba at pag-alis ng mga mansya. Handa na ba kayo? Kung ganon, buksan ang inyong module sa unang pahina. Nakikita nyo ba ang pagsasanay sa subukin? Simple lang ang inyong gagawin. Isulat ang tama kung pahayag ay nagsasaad ng wastong gagawin at mali kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sasagutan ninyo ang unang limang pahayag kaya makinig na mabuti. Babasahin ko ng 2 beses ang pahayag. Mayroon kayong 5 segundo upang isulat ang inyong sagot. Handa na ba kayo? Yay! Una, tanggalin muna ang mansya ng damit bago ito isuot muli. Uulitin ko. Tanggalin muna ang mansya ng damit bago ito isuot muli. Pangalawa, kaaya-ayang tingnan ang damit na malinis at walang mansya. Uulitin ko. Kaaya-ayang tingnan ang damit na malinis at walang mansya. Pangatlo, may mga tamang paraan na sinusunod sa pag-aalis ng mansya. Uulitin ko, may mga tamang paraan na sinusunod sa pag-alis ng mansya. Pang-apat, ang pag-alis ng mansya ay dapat iwasan upang hindi masira ang mga kasuotan. Uulitin ko, ang pag-alis ng mansya ay dapat iwasan upang hindi masira ang mga kasuotan. Panglima, buhusan ng mainit na tubig ang bahaging may mansya na dugo bago ito sabunin at labhan. Uulitin ko, buhusan ng mainit na tubig ang bahaging may mansya na dugo bago ito sabunin at labhan. Tapos na ba kayo? Yay! Narito ang mga kasagutan. I-check ang inyong papel. Maging matapat sa pagwawasto. Narito ang mga kasagutan. Una, tama. Pangalawa, tama. Pangatlo, tama. Pang-apat, mali. At pang-lima, tama. Nakuha nyo ba mga tamang sagot? Yay! Huwag mag-alala. Ito ay bahagi lamang ng ating pagsukat ng lawak ng inyong kaalaman. Yay! Sa ating pagpapatuloy, ating tatalakayin ang paglalaba sa paraan ng pagkilala at pag-aalis ng mansya sa damit at mga uri ng mansya at wastong paraan ng pag-alis ng mga mansya. Nasubukan nyo na bang maglaba? Ano-ano naman ang nilabahan ninyo? Blouse? T-shirt? Pantalon? Shorts?
Wow! Ang sipag niyo naman! Tunay ngang sa inyong kasipagan, kayo ay maaasahan. Nasubukan niyo na bang maglaban ng damit na may mantsa? Mainam pag ganon. Paano niyo inaalis ang mantsa? Mukhang hindi pa yatang nasubukan magalis ng mantsa ng damit ah. Aba, tamang-tama kasi gaya ng nasabi ko, pag-aaralan natin ang mga paraan ng pagtanggal ng mantsa. Paano nga ba? Ang paglalaba ay tinatanggal natin ang mga dumi na kumapit dito, lalong-lalo na ang mantsa. Ang mantsa na kumapit sa damit ay hindi magandang tingnan. Ang hindi pag-alis ng mantsa sa damit ay nagpapakita ng kapabayaan ng nagsusuot nito. Dapat tanggalin ang mantsa habang sariwa pa. Mahirap kasing alisin ang mantsa kapag ito ay tuyo na. Ang paglalaba ay isang gawain na dapat matutunan ng bawat kasabi ng mag-anak. May mga uri ng mantsa at wastong paraan ng pag-alis nito. Alam niyo ba kung ano-ano ang mga ito? Okay, isa-isahin natin. Una ay dugo. Ibabad ang damit na may dugo sa palangganang may tubig at kuskusin ng mabuti. Sabunin ang sabong paligo upang madaling makuha ang mantsa. Kung may bahid pa na mantsa, ibalad ito upang lubusang matagal ang mantsa. Kung may bahid pa na mantsa, ibalad ito upang lubusang matanggal ang mantsa. Pangalawa, tsokolate. Ibabad ang damit na may tsokolate sa mainit na tubig ng ilang minuto hanggang sa lumamig ito. Kuskusin ng sabon ang mantsa at labahan. Kung hindi matanggal ang mantsa, gamitan ng katas ng kalamansi at asin. O hayan, alam mo na ang gagawin pag namantsahan ng tsokolate ang damit ng bunso mong kapatid. Pangatlo, tinta. Buhusan ng alkohol ang sariwang mantsa ng tinta. Banlawan sa malamig na tubig bago labahan at sabunin. Kung di pa matanggal ang mantsa, maaaring lagyan ng katas ng kalamansi at asin. Pang-apat, chewing gum. Kuskusin ng yelo ang kabila ng damit na may chewing gum upang tumigas. Kaskasin ang tumitigas sa chewing gum ng mga kamay o likod ng kutsilyo. Kung may naninikit pa, kuskusin ang mantsa ng bulak na may gaas upang maalis ang paninikit. Panglima, putik. Kuskusin ang putik sa damit gamit ang iskoba bago ito sabunin at labhan. Panganim, kalawang. Lagyan ang katas ng kalamansi at asin ang damit na namantsahan, kuskusin at ibilad ito sa araw. Ulitin ng ilang beses kung kinakailangan hanggang maalis ang mantsa. Pangpito, mantika o langis. Labhan ng damit na may mantika o langis sa maligamgam na tubig na may sabon. Wisikan ito ng pulbos ang bahaging may mantsa ng mantika o langis. Ipagpag ito at ulitin ng ilang beses kung kinakailangan. Ipitan ang mantsa sa pamamagitan ng blotting paper at diinan ng blansya. Pangwalo, kandila. Kaskasin ang kutsilyo o bariya ang likod na bahagi ng damit na may kandila. Takpan ng mamasa-masang pirasong papel at plansyahin ang bahaging may mantsa ng ilang ulit hanggang masipsip ng papel ang natunaw na kandila. Pangsyam, tagulamin o amag. Kuskusin ang eskoba ang damit sa bahaging may tagulamin o amag. Labhan ito sa mainit na tubig at ikula at lagyan ng katas ng kalamansi at banlawan. Sabunin uli at labhan. O di kaya ay ibilad sa araw ang mantsang nilagyan ng katas ng kalamansi at asin. Ulitin ito ng ilang beses hanggang matanggal lahat ng mantsa. Pang-sampu, katas ng prutas, kape o tsaa. Ibabad ang damit na namantsahan sa mangkok sa malamig na tubig. Banatin ang bahaging may mantsa sa ibabaw ng mangkok. Buhusan ito ng kumukulong tubig. Pang-labing-isa,
ihi. Sabunin sa tubig na may suka ang damit na may ihi hanggang maalis ang mantsa. Panglabing dalawa, pintura. Basain ang gaaso thinner ang basahan at ikuskus ito sa damit na may pintura. Buhusan ng mainit na tubig. Banlawan, sabunin at labhan. Panglabing tatlo, syrup. Ibabad sa mainit na tubig ang damit na may syrup. Sabunan ito at labhan. Naitala niyo ba lahat ang mga pamamaraan ng pagtanggal ng mantsa? Magaling! Kailangan rin nating isaisip na ang pagsusuot ng malinis na damit na ay nakatutulong para maging maaliwalas ang ating pakiramdam. Mahalagang mapangalagaan ng mabuti ang mga kasuotan upang mapanatili ang kaayusan nito. Kaya mga bata, narito ang ilan sa mga tuntunin sa tamang pamamaraan ng pagtanggal ng mantsa sa mga damit upang masiguro ang kalinisan nito. Una, kilalanin muna ang uri ng tela ng damit bago ito tanggalan ng mantsa. Pangalawa, bago simulan ang pagtanggal ng mantsa, siguraduhin muna na nakahanda ang lahat ng kagamitan upang masigurado na maging maayos ang lahat. Pangatlo, ilagay muna ng dahan-dahan ang pangalis ng mantsa at gawin ito sa nakatagong bahagi upang malaman kung ito ay may masamang epekto sa damit o wala. Pang-apat, gumamit ng malinis na puting tela, sponge o medicine dropper sa paglalagay ng pangalis ng mantsa at gawin ito ng mabilisan. At pang-lima, agad na banlawan ang bahaging tinanggalan ng mantsa upang hindi ito makaapekto sa iba pang bahagi ng damit at agad na patuyuin. Naintindihan niyo ba ako? Yay! Subukin natin ang inyong natutunan. Haven't you had enough sleep last night? Yes, I didn't. I slept at around 11 o'clock last night and woke up at 5 in the morning. But why? Don't you know that we, young ones, need 8 to 10 hours of sleep? Is that so? Yes, enough sleep will make us awake, alert, alive, and enthusiastic for the day. It will also make us healthier. Thank you for telling me. A reminder from the Department of Education, Department of Health, and this station. They say knowledge is power. In this world full of devour, be prepared in mind and never get reckless. We'll conquer the world. Let's be educated. Education is indeed a key to success. Education must continue despite of the pandemic. A simple reminder from the Department of Education and this station. Babasahin ko ng 2 beses ang isang talata at inyong punan ang bawat patlang batay sa inyong natutunan. Uulitin ko, babasahin ko ng 2 beses ang isang talata at inyong punan ang bawat patlang batay sa inyong natutunan. Kayo ay mabibigyan ng 30 segundo na sagutan ito. Handa na ba kayo? Ang patlang ay isang gawain na dapat matutunan ng bawat kasapi ng mag-anak. Ang kailangan lamang ay pagsanayan ang iba't ibang paraan, patlang ng mga kasuotan. Ang patlang sa uri at paraan ng pag-alis ng patlang ay dapat maisaisip upang mapadali ang gawain. Ang patlang
ng damit ay nagpapakita na ang may suot ay hindi pabaya sa kanyang mga damit. Uulitin ko. Ang patlang ay isang gawain na dapat matutunan ng bawat kasapi ng mag-anak. Ang kailangan lamang ay pagsanayan ang iba't ibang paraan ng patlang ng mga kasuotan. Ang patlang sa uri at paraan ng pag-alis ng patlang ay dapat maisaisip upang mapadali ang gawain. Ang patlang ng damit ay nagpapakita na ang may suot ay hindi pabaya sa kanyang mga damit. Oops! Tapos na ang oras. Tingnan ko nga kung natandaan nyo ang ating talakayan ngayon. Tara, alamin natin ang tamang sagot. Babasahin ko muli ang talata kasama ang mga tamang sagot para sa patlang. Ang paglalaba ay isang gawain na dapat matutunan ng bawat kasapi ng mag-anak. Ang kailangan lamang ay pagsanayan ang iba't ibang paraan ng pangangalaga ng mga kasuotan. Ang kaalaman sa uri at paraan ng pag-alis ng mantsa ay dapat maisaisip upang mapadali ang gawain. Ang kalinisan ng damit ay nagpapakita na ang may suot ay hindi pabaya sa kanyang mga damit. Ibig sabihin ng mga salitang kukompleto sa patlang ay ipaglalaba, pangangalaga, kaalaman, mantsa, at kalinisan. Kuha niyo ba mga bata? Yay! Mahusay, nakitnig talaga kayo. Ngayon naman, kunin ninyo ang inyong mga kwaderno para sa inyong pagsusulit. Yay! Madali lang ito mga bata. Babasahin ko ang mga tanong ng dalawang beses at isulat nyo ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Bawat isang katanungan ay mabibigyan kayo ng 10 segundo upang sagutan ito. Handa na ba kayo? Yay! Para sa unang katanungan, ano ang dapat gagawin sa mantsa ng dugo bago ito kusutin at sabunin? A. Lagyan ng kalamansi. B. Ibabad sa tubig. C. Buhusan ng mainit na tubig. Ikalawa. Kung ang iyong damit ay nadikita ng chewing gum, ano ang iyong gagawin pag uwi sa bahay? A. Lagyan ng asin at kalamansi. B. Ibabad sa araw ang mantsa. C. Lagyan ng yelo ang mantsa upang tumigas ito bago ito kaskasin. Pangatlo, habang ikaw ay nagpipintura sa bubong ng iyong tahanan ay di mo na malaya na may pintura na pala ang iyong damit. Ano ang iyong gagawin? A. Kaskasin ang mapurol na kutsilyo. B. Kuskusin ang bulak na may gaas o thinner. C. Budburan ng asin ang sariwang pintura. Pang-apat. Ang mga bata ay mahilig kumain ng matatamis na pagkain, lalo na ang tsokolate. Hindi maiiwasan na magkaroon ng mantsa ang kanilang mga damit habang sila ay kumakain.
Ano ang tamang paraan sa pagtanggal sa mantsa ng tsokolate? A. Labhan ng sabon at tubig ang mantsa. B. Kusutin sa tubig na may asin. C. Ibabad ang mantsa sa mainit na tubig. At panglima, paano kuskusin ang mantsa sa damit upang hindi masira ang damit? A. Kuskusing maigi ang mantsa upang matanggal agad ito. B. Marahang kuskusin ang mantsa sa damit. C. Ibuhos ang lahat ng iyong lakas sa pagkuskus sa mantsa. Okay, humanda na para sa pag-check ng inyong pagtataya. Tandaan mga bata, ang pag-check ng may katapatan ay may busilak na kalooban. Narito ang mga sagot. 1, letrang B. 2, letrang C. 3, letrang B. 4, letrang C. At 5, letrang B. Marami ba kayong nakuha? Uy, talaga lang naman! Ang huho sa inyo, mga bata. Pinatunayan nyo na kayo ang tunay na malakas. Sabi nga nilang, taong nakikinig, kaalamay na kayayanig. Kaya congratulations, mga bata! Yay! Natapos ang araw na ito na may ngiti sa inyong mga labi dahil dyan, masigabong palakpak para sa lahat. Diyan nagtatapos ang ating aralin sa wastong paraan ng pag-alis ng mantsa. Isang leksyon na naman ang ating natutunan. Inaasahan ko ang inyong pagtutok sa susunod nating aralin tungkol sa batayan ng tamang pamamalansya. Sa ngalan ng scriptwriter ng episode na ito na si Fernando O. Lopez at SDO Isabella RBI Production, muli, ako, si Rhea Jane Valle Bernardo, na nagsasabing, laging tatandaan mga bata, mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan, at may bungang karangalan. Hanggang sa muli, paalam mga bata! PPTLE, your choice, your skill. Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela.